Ilang taon na rin nang lumipas mula nang maiwaksi ang kasamaan na dulot ng mga palnibonan ay nananatiling mapayapa sa iba't ibang bahagi ng kapuluan. Muling naging normal ang takbo ng buhay ng lahat ng mga nilalang sa ilalim ng araw. Marami din ang kumilala kay Anton bilang bagong hari, bagaman madami din ang ayaw sa kanya. At ang ilan sa mga ito ay ang iba't ibang nilalang sa mga liblib na lugar. Mamayang gabi ang pasimula ng gapasan, at tiyak na marami dito sa inyong nayon ang malalagay sa panganib. Kung kinakailangan lumisan ng mga ilan ay mas mainam. Ito ang wika nitong sinika sa kapulungan ng mga Telemadon sa nayon ng Sagbayan sa Bohol. Naatasan siya ni Mang Ambit na tungguhin ng lugar na iyon dahil sa dami ng mga taong nadadamay sa labanan ng mga aswang. Mula kasi nang maging hari itong si Anton ay marami sa mga liblib na lugar ang nagkaroon ng mga maliliit na digmaan sa pagitan ng iba't ibang lahi ng mga aswang dahil nga sa hindi pagkakaintindihan. Kabilang dito ay ang hidwaan ng mga masamang daligdigan na kung tawagin ay mga liblib. Laban naman sa mga mabubuting daligdigan na kung tawagin naman ay daligdigang araw. Hanggang sa lumala na nga ang sitwasyon at ito'y nauwi na sa ubusan ng lahi. At dito na nga nadadamay ang mga inosenteng tao. Marami na mga daligdigang araw ang pinaslang ng mga liblib, pintawan at mga panlibonan. At sa muling pagsapit ng gapasan sa panahong iyon, ay tiyak na dadanak na naman ang tugo ng mga nilalang dahil maraming mga daligdigan ang lumalakas ang mga kapangyarihan. Hating gabi at nagroronda na ang grupo ng mga Telemadon na pinamumunuan itong sinika. Nang makarating sila sa ilang mga kabahayan, ay agad silang nakaramdam ng kakaiba dito. Dahil bukas ang mga pintuan at bintana ng mga bahay. At nang bahagya na silang lumapit, ay agad tumambad sa kanila ang ilang wala ng buhay na mga katawan. Nahuli tayo. Wika nitong sinika sa mga kasamahan. Alam nila na ang mga liblib ang nasa likod ng lagim na iyon. Pero mabibilis ang mga ito, kaya naman agad ding nakalayo. Tuloy natin ang ating paglalakad mga kasama. Siguradong hindi pa nakakalayo ang mga iyon. Muling wika nitong sinika at agad nilang nilisan ang lugar. Ang gabi ring iyon ay ang gabi ring kinatatakutan sa iba pang mga kanayunan mula nga nang magkaroon ng hidwaan ang iba't ibang lahi ng mga aswang. May mga iba kasing sinasamantala ang pagkakataon para ibsan ang kanilang pagkatakam sa dugo sa mga mortal. Kaya nga maraming mga inosenteng tao rin ang nagiging biktima. Pero ang lahat ng iyon ay nakarating na rin naman na kay Mang Ambit at sa Villa. Kaya naman agad ding nagplano itong sina Anton at Potep na magtungo sa Bohol. Hindi nila pwedeng hayaang mag-ubusan na lamang ng lahi ang kapwa nila mga aswang, lalo na't pinamumunuan ito ni Anton. Pero maraming hindi kumikilala sa kanya dahil ayaw nila sa isang tigmala. At karamihan sa mga tumututol kay Anton ay ang mga mababangis na liblib o ang mga masamang daligdigan. Hindi lingid kay Anton at kay Totep ang panahong iyon ng kapasan. Kung dati ay nananatiling tahimik sa iba't ibang lugar, pero hindi sa pagkakataon ngayon na maraming bumabangon sa likod ng karimlan. Pero bago tunguhin ng dalawa ang Bohol, ay nakipag-usap muna itong sina Totep at Anton kay Aling Olivia.
Napauwi naman sa kulirat sa mga sandaling iyon. Dahil ayon sa matanda ay ibebenta na niya ang lahat ng kanyang lupain sa lugar at meron daw siyang aasikasuhin dito. Dahil balak na rin niyang manirahan na lamang sa Maynila. Masaya ang dalawa na muli nilang nakita itong si Aling Olivia at nasa maayos naman itong kalagayan. At matapos ang pagtatagpong iyon ay muli na rin silang bumalik sa Villa para maghanda nga sa kanilang pagtungo sa Bohol. Sa mga pagkakataong ding iyon ay alam na rin itong sina Lena at iba pang mga hunters ang plano nga ng dalawa. Ito'y dahil nga sa mga lumalalang sigalot ng mga aswang. Ayon kay Mang Ambit ay hindi na sapat ang magagawa ng mga telemadon at marami na rin nga ang nadadamay. Sa isang bahagi naman ng Bohol ay kararating lang nitong si Robert para naman pamunuan ang grupo ng mga telemadon. Ito'y sa lugar ng Kabawan. At nagpaiwan na lamang itong si Gubo dahil nga matanda na itong si Mang Ambit at marami pang mga aswang ang naghahangad sa kanyang buhay. Sa mga panahon ding iyon ay iilan na lang din ang nagnanasang magpatuloy sa pagiging telemadon dahil na rin sa takot. Kaya naman nagsikap itong si Mang Ambit at ang kanyang mga naturuan na ito nga sila Nika, si Robert at Gibo na ipagpatuloy ang kanilang mga gawain. Sa muling pagsapit ng dilim ay muli na namang tinipon ni Nika ang kanyang mga kasama para sa muli nilang pagroronda. Ipinagtaka niya na mula sa 8 ay naging 6 na lamang sila. Nasaan si Pancho at si Rico? Tanong niya sa kanyang mga kasama. Si Pancho hindi raw siya pwede ngayon. Sumasakit na raw yung tiyan ng misis niya. Baka manganganak na raw. Si Rico? Si Rico naman nagpunta raw sa Antiquera para magdala ng mga bagong gapas na palay. Bakit naman ngayon pa? Iilan na nga lang tayo, nabawasan pa. Galit na wika nitong si Nika. Doon na hindi naman nakakibo ang kanyang mga kasama. Pero wala silang magagawa kung hindi ituloy ang pagroronda. Kay Nika na ibigay ni Mang Ambit ang pinakadelikadong lugar, ang Sagbayan. Dahil sinasabing naririto ang pinakamababangis na liblib. At ang bayan naman ng Kabawan ang pinaroonan naman itong si Robert. Kung saan 4 lang ang telemadon sa lugar na ito at 5 lamang siya. Sa gabi ring iyon ay agad ding silang nagronda. Dahil ayon sa mga taga doon ay may mga namamataan ng araw ng mga daligdigang liblib na pagala-gala sa kanilang lugar. Lalo na nang magsimula ang panahon ng gapasan. Sa kanilang pag-iikot ay ilang mga kabahayan ang kanilang nadaanan. Maagang nagsipagsara ang mga ito. Alat na kasi sa kanilang lugar na naiiba ang panahong iyon ng gapasan kung ikukumpara sa mga nagdaan. Mabilis na lumalim ang gabi at ito na rin ang mga oras na ikinababahala hindi lamang ng mga mortal kung hindi ng ilang mga panlibonan at mga daligdigang araw. Bakit hindi pa kasi natin lisanin ang lugar na ito, Tay? Uubusin nila tayo rito. Nag-aalalang wika nitong si Odette, ang bunsong anak ng mag-asawang Berting at Laura. Pamilya sila ng daligdigang araw na nalalagay din sa panganib dahil tiyak na matatagpuan din ng mga daligdigang liblib ang kanilang kinalalagyan. Marami na sa kanilang mga kasama ang umalis sa lugar dahil sa takot. Ano ka ba, Odette? Hindi tayo aalis dito. Handa akong labanan sila. Wika naman itong si Jericho, ang kanyang kuya. Pero kuya, madami sila. Wala tayong laban. Nangangatal na muling wika nitong si Odette. Sa mga sandaling iyon ay tahimik lamang ang kanilang mga magulang. Pero baka sa mga ito ang pag-aalala. Hindi lamang sa kanilang mga sarili, kundi sa kanilang mga anak. Tay, Nay, kikiusap ako sa inyo. Umalis na tayo dito. Pwede naman tayong bumalik dito pagkatapos ng gapasan, di ba?
Muling wika nitong si Odette. Doon na sa lugar na iyon namuhay sa matagal na panahon ang napakaraming pamilya ng mga daligdigang araw at ang mga iba pang nilalang. Kaya naman mahirap din para sa kanila nalisanin ang lugar. Maya-maya lang ay nakarinig na itong sina Odette na may papalapit sa kanilang bahay at alam nilang ito na ang mga daligdigang liblib. Kaya naman wala na silang magagawa kung hindi ang magpalit rin ng anyo para harapin ng mga ito. Agad na winasak ng isa ang kanilang kubo at umatake sa kanila. Sumunod pa ang ilan. Kaya naman sana nilang tapatan ang lakas ng mga ito. Dangan nga lang hindi sila uubra sa bilang. Tumakbo na kayo, wika ni Mang Berting. Habang hinaharap nito ang mga umaatake sa kanilang liblib. Ate, tumakbo na kayo ni inay. Wika naman itong si Jericho. Magtatangka na sanang umalis itong si Aling Laura pero naabutan ito. At agad sinakmal ng isang liblib. Agad itong humandusay at umuluwak ang dugo. Napansin naman ni Odette na inaatake na rin ng napakaraming mga liblib ang kanyang tatay at ang kanyang kapatid. Kaya naman mabilis niyang nilisan ang lugar. Sa kanyang pagtakbo ay nakasalubong niya ang isang grupo ng mga daligdigang araw at agad nagpalit ng anyo ang mga ito bilang tao. Anong nangyari? Agad na wika ng isa na ang pangalan ay Kulot. Doon ay kumalma itong si Odette. Dahil mga kasamahan pala nila ang mga ito. Ang grupo nitong si Kulot ay grupo ng mga daligdigang araw na humaharap naman sa mga daligdigang liblib. Pinatay nila ang pamilya ko. Umiiyak na wika nitong si Odette. Tara mga kasama, wika naman ni Kulot at agad tinungo ang lugar na tinuro nitong si Odette. Pero wala na silang naabutan dito. Kundi ang bangkay na lamang na mag-asawang Berting at Laura at ang kapatid niyang si Jericho. Napasigaw na lamang itong si Odette sa kanyang nasaksihan. Agad namang inikot ng grupo nitong si Kulot ang paligid ng kubo. Pero wala na talaga ang mga liblib dito. Hindi talaga sila titigil. Hanggat di tayo nauubos lahat, galit na wika nitong si Kulot. Samantala, sa patuloy na pagroronda ng grupo nitong si Nika ay nagulantang sila nang madaanan nila sa isang kakahuyan ang ilang mga patay na mga daligdigang liblib. Kaya naman agad nilang naisip na baka napatay ito ng mga daligdigang araw. Pero ipinagtaka nila na iba ang ginawang pagtapos sa mga ito na tila ibang nila lang ang may likha. Sa gabi ring iyon ay ang alis nitong sina Totep at Anton. Mas pinili na lamang nilang mag-eroplano para siguradong mas mabilis silang makakarating sa Bohol dahil na rin nga sa lumalalang sitwasyon dito. Alam na yon ni Anton na hindi nga lahat ay sangayon sa kanyang paghahari. Kaya naman nakakatiyak din siya na maraming naghahangad sa kanyang buhay. Bago niya lisanin ang Villa ay nagbilin na rin siya kay Lena na dito muna mamalagi. Na yun din naman ang laging ginagawa nito sa tuwing nagagawi sa probinsya itong si Anton at ang kanyang kapatid na si Totep. Bagaman, palagi rin namang nakahanda itong si Jello na gawin ng lahat sakaling malalagay sa panganib ang buong Villa. Mami, kailan po uwi si Daddy? Malungkot na tanong ng batang si Miguel sa kanyang nanay na si Liway. Nak, kakaalis lang ng daddy mo ah. Huwag kang mag-alala, babalik din naman agad siya. Oo nga sana mami, bumalik din agad siya. Namimiss ko na kaagad siya eh. Ay, ang baby Miguel namin, namimiss agad ang daddy niya. Halika nga dito Miguel, tawag naman ni Jello sa kanyang apo. Lo, bakit po ba laging umaalis si daddy? Tapos, ang tagal-tagal pa niya bumalik. Ikaw talaga oh. Eh syempre may kailangan siyang gawin apo. Balang araw ay maintindihan mo rin ang lahat. Malambing na wika ni Jello
sa kanyang apong si Miguel. Nakatingin naman sa kanila sa di kalayuan itong si Berna, na bagaman napapangiti sa malambing na apo, ay hindi nawawala sa kanya ang pag-aalala. Ito'y dahil nga sa mga nangyayari sa kanilang buhay. Tanggap naman niya ang lahat. Ito'y mula pa na mapang-asawa niya si Jello, ay niyakap na rin niya kung anong buhay magkakaroon sila. Mahalaga sa kanya ang kanyang mga mahal sa buhay. Kaya nga lagi may pangamba sa kanyang kalooban sa tuwing may bumabangon na dilim na kailangang harapin, at sa tuwing susuungin itong sina Anton at Totep ang kadiliman. Pero laging naroon ang tiwala niya na magiging maayos pa rin ang lahat. Sa mga pagkakataong iyon ay naroon na rin si Lena sa Villa, at kausap naman itong si Yano na nagpa-plansya ng kanyang susuotin sa kanyang graduation. Magtatapos na ito at ikinatuwa naman iyon ng mga taong nakapaligid sa kanya, lalo na siyempre ang kanyang ate Lena at ang kanyang kuya Totep. Yun lang naman ang palaging bilin sa kanya ng mga ito, na bago niya gawin ang hinihiling niya sa kanyang mga kapatid. Ito nga ang pakikibahagi sa paglaban sa dilim, ay tapusin niya muna ang kanyang pag-aaral. Alam ng magkapatid na Lena at Totep na darating din ang panahon kailangan maging isang dilimadon nitong si Yano, lalo na't hindi naman nagtatapos ang pagharap sa kadiliman. Ate, maraming salamat ha, sa lahat-lahat. Wika nitong si Yano sa kanyang ate. Alam mo Yano, masaya kami para sa'yo na makakapagtapos ka na. Pero alam ko rin naman na hindi lang naman yan ang pangarap mo. Pero gaya ng lagi naming bilin sa'yo, kung gusto mo talagang maging isang mahusay na dilimadon, kailangan mo itong paghirapan. Kailangan mo magsanay. Isa kang mortal Yano, at mga nila lang ang maaari mong makaharap. Hindi mo kayang pantayan ang kanilang mga lakas at mga kakayahan, pero maaari mo silang magapi kung magiging isang magaling kang dilimadon. Hindi na bata ang mga Kuya Fidel, Tony at Vincent mo, at hirap na rin silang makipagsabayan sa mga malalakas na nila lang, at ayon din kay Mang Ambit ay halos wala nang gustong suungin ang pakikibaka sa dilim, at nakakabahala ang bagay na iyon, lalo na't kahit sa ang dako ay maaaring sumilay ang panganib. Pero kung magtitiwala ka sa iyong sarili, magagawa mo ang lahat. Ito ang wika ni Lena Ayano. Kaya nang sinabi ko sa iyo, kailangan mo magsanay. Konti na lamang ang mga dilimadon Yano, at hindi na sapat ang bilang nyo sa dami ng mga aswang. Na iyon nga ang sitwasyon sa mga sandaling iyon ng grupo nitong sinika. Sa patuloy na pagroronda ng mga ito ay nakarinig sila ng isang ingay sa di kalayuan, na sa tingin nila ay may naglalabang mga aswang. Hindi nga sila nagkamali dahil tumambad sa kanila ang ilang mga daligdigang liblib na inaatake ang mga daligdigang araw. Marami ng mga katawan ang nagkalat, kaya naman agad silang sumugod para atakihin din ang mga liblib. Pero ikinagulat nila nang biglang magsulputan pa ang ilang pang mga kasama ng mga ito. Bagaman maliit lang ang bilang nila, buo pa rin ang kanilang mga kalooban. Mabilis ang naging pagkilos ng mga liblib patungo sa kanila. Kaya naman kanya-kanyang wasiwas sila ng kanilang tabak at umang sa mga dala nilang buko. Bagaman nagawang matusok ang isa sa katawan, ay binali lamang nito ang kawayan na parang wala lang, at muling umatake sa kanila. Isa-isang nagsipagtalsikan ang mga dilimadon na kasama nitong sinika dahil sa lakas ng puwersa ng mga liblib. Pero muli silang nagsipagtayuan para muling subukang sabayan ang pagpatake ng mga ito. Isa sa mga dilimadon ang sinunggaban ng isang liblib, dahilan para masugatan ito sa balikat, at sa kanyang pag-iwas ay bumagsak siya, dahilan para muli na naman siyang atakihin ng isang liblib. Pero biglang tumusok sa likod nito ang mahabang buho na hawak nitong sinika. Muli nitong binunot ang pagkakatusok ng kanyang sandata at itinarak naman sa leeg. At nang mapansin naman niyang susugod sa kanyang tagiliran ang isa pang liblib,
ay mabilis niya ring binunot ang kanyang buho at itinarak naman niya ito sa liblib na susugod sa kanya. Agad itong bumagsak at doon ay lalo pang idiniin ni Nika ang pagkakatusok ng buho. Nang makita ito ng iba pang mga liblib na napatay nga nitong si Nika ang ilan nila mga kasama, ay nagulantang ang mga ito at agad na nagsipagtalilis. Agad namang inikot ni Nika ang kanyang paningin para tiyakin kung ligtas ba ang mga kasama niyang telemadon. Sa kasamaang palad ay isa sa kanila ang napaslang. Nakapaligid pa sa katawan nito ang kanyang mga kasama. Napailing na lamang itong si Nika dahil sa sinapit ng kanilang kasama. Apat na liblib naman ang kanilang napatay. At kung hindi pa sana tumakas ang iba, ay mapapatay din sana nila ang mga ito. Lilisanin na sana nila ang lugar nang sumulpot naman sa kanilang likuran ang ilang mga daligdigang araw. Mabilis na nagbago ng anyo ang mga ito at naging tao. Napansin ng mga ito ang nakahandusay na katawan ng mga liblib. Ito pala ang kanilang mga hinahabol. Dahil sa pinatay ng mga ito ang ilan nilang mga kapaaryo. Gulat ang mga daligdigang araw na napatay ang mga liblib ng mga mortal lamang. Agad namang lumapit kay Nika ang isa. Pinadala ba kayo ni Ambit sa lugar na ito? Agad nitong tanong. Ako lang. Mga taga dito sila. Tugon nitong si Nika. Hindi makapaniwala ang daligdigang araw na isang babae ang ipinadala ni Mang Ambit sa kanilang lugar. Bagaman ganoon ay naisip niyang isa itong magaling na telemadon. Marami nang pinatay ang mga liblib sa aming mga kasamahan. Wala silang pinipili, babae man o bata. Uubusin talaga nila ang lahi namin. Masyado na silang marami kumpara sa aming bilang. Dahil mas marami na ring lumalagay sa kanilang panig para maisalba ang kanilang mga buhay. Pero hindi kami. Handa kaming lumaban hanggang sa aming huling hininga para sa aming mga karapatan. Ito ang muling wika ng isang daligdigang araw. Kaya nga naparito kami para magbigay ng tulong at maglaan ng aming magagawa. Tugon naman itong si Nika. Pero kung ganyan lang kaliit ang grupo nyo, ay maaari rin kayong malagay sa panganib dahil mas marami pa sila kaysa sa inaakala nyo. Doon na hindi naman nakatugon itong si Nika. Dahil alam niya sa kanyang sarili na hindi naman talaga sapat ang kanilang bilang sa sinuong nilang panganib. Matapos ang pananalita ng daligdigang araw, ay tumalikod na si Nika dito at muling lumapit sa nakahandusay na liblib kung saan ay hinugot niya ang buho niyang nakatusok pa rin dito. Muli nilang inayakbang ang mga paa para lisanin ang lugar. Pero sa mga pagkakataong ngayon ay lima na lamang sila. Inanaw na lamang sila ng mga daligdigang araw hanggang sa mawala sila sa paningin ng mga ito. Muling napatingin ng mga daligdigang araw sa mga nakahandusay na liblib. At doon ay muling nagpuyos ang kanilang kalooban laban sa mga ito. Muli silang nagpalit ng anyo at nilisa na rin ang kanilang kinalalagyan. Samantala, ang grupo naman itong si Robert sa Kabawan ay napalaban din sa ilang mga liblib kung saan ay nakatuwang nila ang ilang mga daligdigang araw dito. Kaya naman nagapi nila ang ilang mga liblib. Hindi na rin mabilang kung ilan ang mga napatay ng mga liblib sa Kabawan. Kabilang na rin ang ilang mga inosenteng tao. Kaya naman halos nagsipag-alisa na rin ang mga tao sa lugar na iyon para magtungo sa kabayanan. Magliliwanag na nang makabalik itong sina Robert sa kanilang pinaglalagian. At pagdating nila rito ay agad silang sinalubong ng mga mamamayan sa lugar. Kabilang ang mga mortal at mga daligdigang araw. Masaya ang mga ito. Sa tuwing bumabalik sila sa umaga ay kompleto pa rin. Hindi katulad sa kinalalagyan itong si Nika sa sagbayan kung sana'y pagdadalamhati ang bumungad sa umaga. Pagtangis mula sa pamilya ng isa nga sa mga telemadpon na kanilang kasama. Bakit kailangan kasi
pati ang mga buhay nyo ay isugal nyo para lang sa mga hinduaan ng mga aswang. Bakit? Ito ang humahagulgol na wika ng asawa ng napatay na Telemadon. Nararamdaman ni Nika ang sama ng kalooban nito, pero wala silang magagawa. Bilang isang Telemadon ay magiging bahagi ka na rin ng paglaban sa dilim, hindi lang para ipagtanggol ang kapwa mo mortal, kung hindi maging ang iba pang mga lahi ng aswang na tahimik lamang na namumuhay at hindi naman napapasa ilalim sa gawang kasamaan. Isa pa ay mulat na rin naman na ang karamihan na madami na ring mortal ang nadadamay o idinadamay ng mga liblib sa kanilang pagpapalawig ng kanilang lahi at pag-ubos ng sa tingin nila ay hindi karapat dapat maging isang lahing daligdigan. Nilapitan na lang nitong si Nika ang babae at pinakalma ito sa nararamdaman. Ang hindi alam nitong si Nika ay patungo na itong sina Anton at Totep sa kanilang kinalalagyan. Yan. Maraming salamat po sa mga nakinig sa unang episode ng Season 7 ng Aswang Hunters. Abangan natin sa mga darating na episode ang dahilan ng hidwaan at labanan ng mga lahing aswang at kung saan ba ito hahantong. Kaya naman manatili sa mga susunod na episode ng Aswang Hunters.